Hello guys, welcome back to my channel. This is Pauline. Today is January 18, 2022. It's Wednesday. It's Tuesday. Wednesday, sa? It's Tuesday. It's Tuesday. I'm so sorry, guys. Ah, di ko alam ang anong date ngayon. But it's January 18, 2022. It's Tuesday. Now, pakita ko sa inyong labas. It's already 9:10 in the morning, but still very gloomy po sa labas, guys. Kasi ho, 17 degree. Malamig na ho yung ganyan sa Saudi Arabia. Tingnan nyo po, guys, ha? See? It's cold and gloomy day here in Saudi Arabia. See, it's already 9:10 in the morning. See it, and it's cold. Yan po ang mukha ng Saudi Arabia. Pasok ko tayo, guys, kasi malamig. Hi guys, welcome back. Update lang po, guys, sa cases namin dito sa Saudi Arabia. Since yesterday, it's January 17. Kasi ang cut-off po niya is 12 o'clock noon. So yesterday ho, we reached 5,000 plus again new cases po. But today, January 18, maghihintay pa ho tayo ng ano, ng update ulit 12 noon, because it's only 10:15 in the morning po. So guys, meron din po akong update regarding ho sa mga tao rin ho. Ito ho, guys, hindi ho galing sa akin, no. Sinishare ko lang po para din maging aware yung mga tao. Hindi ho galing sa akin ito, pero may mga friends din ho ako na may ganitong karanasan. So meron ho isang pamilya ho, galing ho sa Bahrain. Ano nga ho, alam niyo na, naka syempre tayo mga Pilipino, gusto natin kumain ng mga ng baboy, yung mga bawal, which is bawal ho talaga dito sa Saudi Arabia. So sa Bahrain ho, hindi ho bawal ang mga pork. It so happened, bumili ho sila ng 2 kilos of pork, which it cost 5 dinar. Nahuli ho sila sa custom. Buong pamilya ho yun. Sinishare ko lang ho, ha? Hindi ho galing ho sa akin. Isa rin hong nag-vlog ho nito, at sinishare ko lang po yung sinabi niya. Baka ho, yung iba ho, hindi pa ho aware. So, ganito ho, pinagbayad ho sila. Kasi nakita ko may pork, which is bawal. Nabili ho nila yung pork is only 5 dinar. So, nagbayad sila 2 kilos of pork. Tapos, nagbayad ho sila is 5,000 SR. Yun ho. At pasalamat ho, thank God, hindi ho sila nakulong at hindi ho sila nideport. Kasi ho, delikado ho talaga. Ako ho dati, malakas ang loob ko eh. Kaso ngayon ho, na-nervous ako. Kasi may mga friends din ho ako, galing din Pilipinas, nagbibigay sa akin, which is napaka delikado ho talaga. Sa palaran lang ho, kasi masarap ho kasi kumain ng mga, alam nyo, mahihilig kumain ng baboy. Yun ho. Kaya ingat-ingat lang ho, guys. Kasi ho, hindi ho rin biro, kasi pag hindi ho natin sinunod yung kanilang batas, may kalalagyan tayo. Kaya ho yun, wag ho tayong manghahas na bumili ng pork sa ibang bansa, kaya ho sa Bahrain o sa Dubai, at dadalhin ho natin sa Saudi Arabia. May kalalagyan ho tayo. At yung iba ho nakakalusot, sortihan lang ho yun. It so happen na hindi sinerti yung pamilyang nyo, nahuli. At least pinag-penalty lang sila ng 5,000 riyal, pero napalaking penalty na po yun. Compare no sa pinagbili nila, it's only 5 dinar sa 2 kilos. Oh, napakalaki na ho yun. Kaya ho, ingat-ingat, guys. At isang lesson na rin ho sa atin, at lalong-lalo na rin sa akin. Kasi may mga friends ho ako talaga, totoo yun. May mga friends po ako, may nabibilihan ho kami dati, inilalabas ho talaga. It's 100 SR, 150 SR. Totoo ho yun, yung sinabi ho nung kwento ho ng tong kwentong to.
which is 150. Naranasan ko na ho yun. Bumili ako ng worth 150. It's 1 kilo, 150 SR. Pero kung equivalent ho lang yung 5 dinars, siguro 50 SR lang ho yun. Siyempre, business. Yung iba, nagiging 150. Makakain lang ng baboy. So guys, kung gusto natin kumain ng baboy, save na lang ho natin hanggang pag-uwi natin ng Pilipinas. Kasi ho talagang napakahirap dito. Baka makulong tayo o ma-deport tayo at uuwi tayo ng wala sa oras, di ba ho? Kaya ingat-ingat lang ho guys. Ilang ho, shinare ko lang po. At para lang maging aware din ho yung iba kasi baka ho hindi ho napanood. Siguro nakita na rin ho nila kasi by my experience ho, may nangyari na hong ganun talaga. May mga friends din po akong nangyaring ganun. So happy na deport ho sila. Eh ngayon naulit na naman kaya inibigyan ko lang ho kayo ng isang babala rin ho. At sana magiging lesson na ho rin sa atin yung pagbigay ni ate ng message. Kasi nga hindi bihira eh. Buti nga ho eh, shinare niya yung karanasan niya eh, yung experience silang pamilya nila eh. At least kahit papano, magiging aware yung mga ibang OFW na gustong kumain ng baboy at matatakot. Kasi swerte eh, hindi sila na-deport, di ba ho? Kasi buong pamilya eh. So yun lang guys, at pasensya at nabulabog ko na naman kayo sa mga balitang ito. At anyway, samahan niyo ho ako. Maya-maya ho ulit. Guys, nag-jacket ako agad-agad. Biglang lumamig. Kasi kanina ho, mga 9, 10, 17 pa ho. 17 degree. Ngayon biglang bagsak sa 11. 11. Dito ho, 11 ha. Pagdating niyo sa labas, 8 ho. Sa lamig. It's only 10:40 in the morning. Imagine, ganun ho. Ang lamig sa labas. Ewan ko ba? Abnormal na ho yung ating climate. Kasi yesterday ho, umulan, di ba ho? Nag-uulan siya. E ganito ho sa Saudi. Once na umulan, asahan nyo, kundi ho mainit, malamig the following day. Kaya ho yan, napakalamig. Labas ho tayo sa labas. Pakita ko ho sa inyo, guys. Refrigerator. Eh, sobrang lamig ho guys. Sobrang lamig. Sobrang lamig. Para ho nasa refrigerator. Nasa loob kayo ng freezer. Yan ho guys. Diba? Ibang lamig. Pasok na tayo guys, di kaya. Lamig kasi pumapasok ko, nanunot hanggang buto. Kasama ko. Si Mahal. Hi Mahal. Hi Ma'am. See? Kasama ho namin, receptionist namin. Coke. He's cleaning. Mahal, say hi to my vlog. Hello. Support pa rin. Thank you. Yun guys, yung aming receptionist. Receptionist ho namin yun, batang-bata. At mukhang artista. Bata pa ho yun. Ano lang ho yun, 20 years old. Syrian ho siya. At naghahanap ng mga Pilipina. Syrian, batang-bata. But anyway, yun lang ho guys. At yung sinabi ko lang ho sa inyo kanina sa vlog, sa aking kwento sa inyo regarding ho sa baboy, sa pork. Ingat-ingat na lang ho. At sana yung mga gustong magtangka na namang bumili ng mga pork, ingat lang ho tayo. Konting dasal para makalusot ang pork dito sa Saudi. Kaso hindi ho talaga, na-champon lang ho eh. Kaya ganun guys. Thank you so much. I hope to see you soon. And don't forget to like, subscribe,
and click the notification bell. Thank you guys and God bless. Keep on smiling. See you on my next vlog. Bye.